you know the cooldown. And given ang King's Calling pa tagal ang cooldown nito. So this is it, Reptar. This is gonna be the final match of the series. Game number 7 ng ating World Championship for Mobile Legends Bang Bang M2, Myanmar laban sa Pilipinas, and ang Bren Esports, nakakuha sila ng Loi para kay Few, para magawa nila yung poke na gusto gawin dito ng Bren Esports. Of course, ang dami na madalas na sinasabi ng Bren Esports na they like the poke lineups na may pwede nila ilabas dito. Pero mukhang may skirmish dun sa middle lane para lang dun sa Little Wonder. Ang nakuha pa ng Little Wonder, not really clear on who got to take it. Alam mo, ang power spike talaga dito for the Burmese Gold side is itong sikit. Ito ang kailangan talaga nating bantayan dito. Meanwhile, naman dito sa Bren Esports, medyo scaling. Huh? Ang ganda na pagkakahook doon by Q-Pot. FTZ! Oh! The dispersion rotation! Duality! Nakita mo yung damage na pinagdikit doon si Kid at si Maybe. And that was a glimpse of what about to happen during team fights. Oh, at ang ganda nga doon yung rotation ni Flap. Actually, just in time na napabalik doon ng Burmese Ghost. Kung wala ata si Flap doon, baka isipin pa nila na labanin yun eh. Mm-hmm. But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng ng Low Yi, kung bakit masakit. And a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage kahit isang minuto pa nga lang. Oo, pero kailangan nilang mag-ingat doon sa mga ganong klaseng sundot ni Maybe as it could get very deadly para sa side dito ng Bren Esports. Buti na lang may mga purify yung dalawang mages dito ng Bren Esports as they could be able to cancel it out. Even na Rebo, pwede siyang umalis agad sa may King's Calling if it actually needed. So Burmese Gold, they could potentially be the one to set the tempo here on the game since nasa kanila ngayon ang Brody, let alone nasa kanila din ang Lulox. And wow, masakit! Masyadong masakit dito si Kuya Few! Wala pang level 4 yan! Hindi makakahook dito si Maybe. And ang Bren Esports, kaya umikot na sila dito sa may turtle pit. Mukhang may magkaka-rotation or magkaka-ultimate dito si Low Yin. Na-force out na nga yung Power Forger Brilliance. Bren Esports, tuloy pa rin ang laban nila. Rebo, nagpo-focus pa lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Kailangan nilang gawin yun. And again, the damage from Few. Eh, isa sa mga X-Factor natin dito, Rob. Hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese Gold yung power spike nila. Oh, they are very strong on the first 5 minutes of the game. Look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Oh. Pero si Fuse actually get picked off. Nahuli doon si Few, pero si Rebo nakaka-farm pa doon sa bottom lane. Napagamit ang Bravest Fighter dito si Lapu-Lapu, pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Ghouls. Sa gitna, so Carl TZ and Lusty, hindi ata sila makakontest, pero hindi pa masyado naumpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, pero nanoneutralize lang yon dahil si Rebo doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flap TZ, under 3 members dito ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yung C-Panelize! Meron nila pagkala King's Calling, pero baano wala lang double kill! As a double kill na magagaling dito kay Few, may susunod pa nga yata. At yun ay si Ruby Didi, but the Wild Church will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill yon dahil si Carl TZ will be killing Ruby Didi. 3-4-1 trade na nangyari lamang ang Bren Esports. Ang problema sa Burmese Ghouls, si Rebo! Naiwan lang, nagpa-farm lang dyan si Rebo. Tignan mo na nga, 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first main item niya. And now Burmese Ghouls, yung mga mangyayari dito, kailangan na nila mag-send ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi mahirapan dito ang Burmese Ghouls in a team fight. Alam mo, lumalamang na yung Bren. Lumalamang talaga sila dito, na iwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun eh, nakita na natin yung King's Calling. Binagsak nila yun doon. Pero it doesn't even matter. Well, wala pa naman dun si Rebo. That is the reason why they actually picked it. Pero it's all about you making the plays and the damage. Another King's Calling ang magagaling dito. Oh, Maybe. Hindi nahatak dun si Rebo. Nagamit niya yung Purify para manigate yung hatak dun ni Maybe. Si Flap TZ na sobrang nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Last team nag-position as follow dito si Macy Tark. Kinombohan. And here comes Carl TZ with a blazing duet! And
makakuha ng isa ang Bren. Lumalamang dito ang Bren at lumalaki ang lead. Burmese Ghouls, medyo nahirapan. Hindi sila masyado makahanap ng momentum na hinahanap nila. Pero huwag natin kalimutan, meron pa silang Brody kay Ace. At ayun na, yun lang gusto nating alamin is kung kaya ba nila i-motorize si Ghouls. Dahil si Carl TC ay napitas! The Wombo Combo na nilabas dito ng Burmese Ghouls. Kinumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese. Pero kapit lang, hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane, ang daming farm na nakuha niya on that Harris. Nabasag din niya yung unang turret ng laro natin. Si Flak DC, TZ, nagsusustain dito. Ace and maybe, ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flak at hindi makakatulong si Ribo. Pero gulong, tumalon at nakabalik pa nga si Flak TZ. Oh no, ang kulat na ang gulong. Yun yung literal talagang nakasakit ng chicharon dahil si Ribo dito ang makakatakas na we're using that Zaman Force and ngayon Reptar dikit ang gold pero tayo ang unang nakakuha ng tore. Pero ito ang iisipin mo, Power Spike nasa Burmese Ghouls yun pero sumasabay ang Bren Esports sa early game. We have the Claude, we have the Harris, meron din tayong Low Yi, the magic damage of the zoning ay ang nandun para sa atin. Sila si Sisipa and dito si D and si Ribo, the combination is there. Si Maybe ginamit yung King's Calling para negate dito si Ribo and mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuli si Ribo at nahuli si Lasty, double kill yun para sa Lapu-Lapu. Si Kid nakita dito si Pew, the dispersion, the rotation, the duality, one for one, Pew versus Kid, ano ng mga kids versus the Kid of Burmese Ghouls and mahuli dito si Pew, the rotation by Ruby DD at nakatakas pa nga dito si Kid with a power border brilliance pero shutdown naman para kay Flap TZ. Nakaagad pa dito ang Bren Esports. 2-for-1 na ang lead ng tore natin but ang Bren Esports wala pa sa talo at dito pa rin sila sa laban na to. Ang nangyari kasi doon sobrang fortunate na nandoon si Maybe. Ang saktong-sakto yung lapag ng King's Calling as two heroes ng Bren Esports. Talagang nagre-rely with the mobility with their dashes. Sakto yun, si Lusty at si Ribo yun. Pero si Carl TC rito, mga kaibigan, still in the form as Kid is about to go down dahil si Ruby DD medyo na late ng konti. Si Carl TC, buo pa buhay niya, hindi pa ata papasok. Pero yung push na ginawa ng Bren Esports galing sa top, papuntang purple buff, yung parang mukhang hinahabol nila may mga member ng Burmese Ghouls. Ginawa lang nila yun para maka-farm si Carl TC. And si Ribo, look at that, Zaman Force, basic attack, 2-for-2 na ang core natin. It's still a close game, neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals, Kuya Rob. Oh, mihinga pa nga. All the while, Bren Esports are actually taking the lead as Bren. Ngayon, Burmese Ghouls, sumasapak-sapak sila ngayon dito, Reptar. Pero kung mapapansin mo, yung pwesto dito ng mga members natin, mas free gumalaw dito ang Bren Esports as Carl TC is actually having the time of his life na mag-farm sa mga jungle nila. King's Calling, pero Tortoise is special sa kinakain dito ng Burmese Ghouls. Ayaw mo na sobrang malapit sa iyo si Flap TC. And that's gonna be Carl TC going in. Art of Favoring, mataas, pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok. 35 seconds hanggang mag-spawn nung pa ang segundong turtle natin sa laro na to. And Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane. It's still a really close game. It can be anyone's game, Kuya Rob. It is. Totoo yan. It's anyone's ball game talaga to, Kuya Reptar. Itong gitnang tore ngayon ng Burmese Ghouls, ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang Bren Esports. As Pew is about to go down, yung King's Calling nilapag na dito. Papalagpak kaya rito ang Bren Esports as they are about to disengage. Nirirespeto nila dito ang first damage ng Burmese Ghouls as they are about to take na lang yung turtle at mukhang hindi yata magkokontest. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby Didi. Kinakot niya yung minion wave para mabasag ng Burmese Ghouls yung gitnang tore. Carl TC papasok na dito, Bren Esports. This could be a big moment of the Blazing Duet! The Wild Charge, hindi na interrupt si Carl TC! Buhay pa din dito ang Bren! Buhay pa rin si Carl! The first damage na nilalabas ang Burmese Ghouls. That's gonna be a 1-for-1 trade! Flap and Ruby DD ang nawala! Pero buhay pa rin ang mga carry! That's gonna be a pull! Hindi na hatak! Si Carl TC, muntika na yun! 1-for-1 trade, a close game! And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng Bren Esports yung turtle is because nakita nila, nag-overcommit sila ng ultimates dun sa gitna bago nag-turtle ang Bren. So Bren,
kukunin nila yung turtle kasi alam ng Burmese schools, or alam nila na alam ng Burmese schools na masyadong risky kung i-contest natin to. Kailangan i-approach ng Bred Esports tong yung mga team fights nila carefully. Possible, mas ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, e mabait nila yung King's Calling for them to be able to go doon sa may backlines mismo ng Burmese school. Kasi itong si Ace, sobrang bantay sarado to eh. Look at Lusty, looking in onto maybe, pero kalma lang muna dito ang Bred Esports. They have the map, they could potentially be the one to take the Lord, pero look at here, on the bottom, as D ay mawawala, my God, TZ, sama ko pa si Flat TZ, dahil dito, si Few, sinuzone out yung dalawang members ngayon ng Burmese School. Nakaka-invade na ang Bred Esports sa jungle ng Burmese School. Si Grock na sa top lane para makasplit push lang, pero ito na ang Bred, sila ang lamang, kulang dito si D, kulang si dito sila ng damage, si Lusty with a knockup, si Ruby, hindi ang nisipa, maybe as well, si Flap, masadong malalim, pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ para sa Bred Esports. Lusty with a cake, Flap TZ na wala, si Carl TZ ang king calling dito, but the blazing duet is there, papasok si Carl TZ with the BMI, and si Kino mahuhuli ni Carl, pupalik si Carl, eto si Ruby DD, mahuhuli si Ruby DD, dalawa ang nawala sa Burmese Schools, double kill para kay Carl TZ. Ang ganda, hindi pa yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane. Maganda na rin yun dahil pwede nilang kunin ngayon dito ang Lord Reptar, dahil dalawang members dito ng Burmese School into the Dead Timers is more than, well, mga 20 seconds pa yon. Pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung Gold Reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung Gold, hindi naman nalalayo. As this Burmese Gold, may farm dito si Ace. Kung mapapansin mo, ang galing din ang kanyang spacing. Hindi rin siya basta-basta ang pumapasok. Pero kailangan lang ulit-ulitin ng Bred Esports yung ginawa nila kanina. Even Ruby DD, nababurst daw na ngayon ng Bred Esports. Yeah, and now, Bred, really close, but it's still a long game. Lord na, inupasahan dito ni Carl TZ. Back siya, nasa likod. Magka-cut-off hata dito si Flap. And the positioning of Bred Esports, lamang sila dito. Hindi masyado madakang mga makalapit ang mga member ng Burmese Schools. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si Ruby DD and Bred Esports, the discipline. Nireset nila yung Lord, hindi pa sila. Pero si Carl, inaabot si Ruby DD. He spells blood, he spells a kill. Tingnan mo naman, nasusunod dito, thumbs up! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang Bred, mega kill for Carl. And lamang na ang Bred Esports dito para sa turtle fight. Pero Lord fight, pero si Lusty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para Blood, blazing duet! Yan tsaka yung Zaban Force! Unstoppable! Yes. Oh my God! Tatlong nawala sa Burmese Schools! Apat na! Double kill kay Rimo! Bred Esports in the lead! Sila pa ang makakakuha ng Lord, Kuya Rob! Hindi lang Lord! Dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang gitna, dahil potentially na pwede na rin nila makuha yung base turret dito sa may bandang gitna, dahil dito si Kuya Rimo gumamit na ng Zaman Force with a Chrono Tat. Ano ngayon? Pumipili pa kayo ng Minsitan, pero wala lang namang nagagawa yun dahil pumapalag-palag na ngayon dito ang mga member of Bred Esports. Carl TZ blazing the wet and edge sa likod, nahuli to si Kin. Monster kill for Carl TZ at Bred Esports. It's looking real, Philippines. Yung world championship natin, buhay pa rin. Si tayo ang lamang, pero lalaban pa rin ang Bred. Disiplina lang para matapos ang laban. Oh my! The plays here from Bred Esports. Yung diversion dito ni Few. Ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito for Burmese School. Hindi nila alam kung saan sila pupwesto. Hindi nila alam kung go ba doon yung Bred Esports. And somehow, itong bato na to, ultimo siya yung bato, pero ang lambot! The Lord is here, and Bred Esports, they smell blood. 6K ang gold dito na. Si Flap TZ, kumukulang ngayon, dumetiretso na. At Bred Esports, hindi kinukuha na rin yung mga tole dito. Bottom tower, ano wala na para sa Burmese Schools. Ultimis ako nakabrita, si Theo, ano po first stand. Si D sa likod, pero ito, si Rimo! Si Kuya mo, Rimo! With the Zaman Force! Few, Lusty, and Carl TZ sa likod. That's gonna be a 2-for-1 trade. Godlike, Carl TZ! Yung big duet! Carl TZ, double kill! BMI! Eto na ata, Pilipinas! Bred Esports! Ang inyong world champions! Bred Esports! Pwede ko na sabihin! Pinasarap lang! Pinasarap lang! Gusto ba manalo na series? Oh my God!
kaya magiliw ang mga anak ng perlas ng silang anan. Flatizy, Lusty, Few, Carlteezy, Ribo, Coco, EJ, sila na ang kampiyon ng mundo, Bren Esports!